Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon ang subject natin ay tungkol sa mga anghel. At ang topic natin inshallah ay ang tungkol sa pagsamba ng mga anghel. Pero bago yun, inshallah, durugtungan natin yung pagtalakay natin tungkol sa kanilang pagiging disiplinado ng mga anghel, hindi sila nagkakasala. At ang mga anghel sa kanilang pagsamba, ito ay likas sa kanila. Likas sa mga anghel na sila ay sumasamba. Na katulad ng sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran na tungkol doon sa mga bantay ng impyerno specifically na inilarawan niya sila na mga bantay doon sa impyerno na malaikatun giladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sila raw ay mga anghel na hindi sumusuway kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila raw ay mga anghel na malulupit at hindi sila sumusuway kay Allah sa anumang iutos sa kanila at ginagawa lamang nila ang iniuutos sa kanila. At ito ay tinatanggap din ng ating mga scholar bilang katangian ng mga anghel sa pangkalahatan. Hindi lang yung mga bantay sa impyerno. At ito ay nangangahulugan na ang mga anghel, kung sila ay hindi sumusuway kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibig sabihin, si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay naglagay sa kanila ng iba't ibang mga katangian o kakayanan na unang-una, hindi sila susuway kay Allah at hahangarin lamang nila na malugod sa kanila si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamagitan ng pagsunod. At sa mga pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabibilang na rin dito yung mga pagsamba. Mga pagsamba. Dahil ang pagsamba o ibada, ayon sa ating mga scholar, binigyan nila ng kahulugan ang ibada bilang ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batina. Ang ibada, ito ay pangkalahatang salita na tumutukoy sa anumang minamahal ni Allah at nagugustuhan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na mga gawain at pananalita, ito man ay nakikita o nalilingid. So lahat ng ito ay pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ibig sabihin ng mga anghel, nature na nila na sila ay sumamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ang lahat ng gawain nila ng mga pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at pag-iwas nila sa pagsuway kay Allah, lahat ng ito ay may tuturing na pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang mga anghel sa kabila ng katotohanan na sila ay mayroong pag-iisip, sila ay nag-uusap-usap bilang patunay. Hindi sila katulad ng mga tao at mga engkanto na maaring mamili kung gagawa ba sila ng tama o mali. Ang mga anghel, nilikha sila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na mararangal na sinusunod lamang nila ang iniuutos ni Allah. At sinasabi nga, wala Allah, hada huwa sababu alladhi da'a farika minal ulama'i ilal qawl innal malaikata laysu bimukallafin. Na ang katotohanan ng mga anghel, sila ay hindi nagkakasala, sila ay hindi sumusuway kay Allah, sila ay disiplinado, sila ay hindi nagkakamali, at sila ay tumutupad lamang ng perpektong pagtupad sa anumang iniutos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merong mga scholar ang nagsasabi na
Sa pamagitan ng mga katangian ng mga anghel na ganito na hindi sila sumusuway kay Allah, maaring masabi na hindi sila mukallaf. Hindi sila inuobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala na sumamba sa kanya katulad ng kung paano nagiging mukallaf ang mga tao at ang mga engkanto. Na kapag sumunod tayo kay Allah, meron tayong gantimpala. At kapag sumuway tayo kay Allah, meron tayong parusa. So may mga scholar ang nagsasabi na hindi sila mukallaf. Na dahil dito, sinabi nga, innal malaikata laysu bimukallafin wa innahum laysu bidakilina fil wa'di wal wa'id. Ang mga anghel, hindi raw sila inuobliga na sumunod kay Allah at hindi sila kabilang doon sa mga tinutukoy sa Quran tuwing ang tinutukoy ang pangako ng pagpasok sa paraiso o babala ng pagpasok sa impyerno para sa mga susunod at susuway kay Allah. Hindi raw kasama rito ang mga anghel. Therefore, ang mga anghel, hindi raw sila mukallafin. So dito sa sinabi ni Sheikh Omar al-Ashkar, rahimahullah, sinabi niya, وَيُمْكِنُوا أَنْ نَقُولُ Mari rin naman nating masabi, إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَيْسُوا بِمُكَلَّفِينَ بِالتَّكَالِيفِ نَفْسُهَا أَلَّتِي كُلِّفَ بِهَا أَبْنَا آدَمُ Ang mga anghel, oo, hindi sila katulad natin pagdating sa pag-uobliga sa atin ni Allah. Kasi di ba kapag may inobliga sa atin si Allah, dapat susunod tayo pero hindi tayo nakakasunod palagi. Maaaring nagkakamali tayo. Pero mga anghel, sunod sila ng sunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. So maaaring masabi na oo, ang mga anghel ay hindi sila mukallaf, pero hindi sila mukallaf na katulad ng pagiging mukallaf ng mga tao at mga engkanto. Hindi sila inuobliga katulad ng kung paanong hindi inuobliga ang mga tao at ang mga engkanto. Pero, ammal kaulu, bi adami taklifihim, mutlakan fahuwa kaulun mardud. Pero sinabi ni Sheikh, nang pagsasabi na ang mga anghel ay hindi inuobliga ay isang pananaw na hindi maaring matanggap o hindi katanggap-tanggap. Fahum ma'muruna bil ibadati wa ta'a. Kasi ang mga anghel, oo, sumusunod lang sila kay Allah subhanahu wa ta'ala, pero inutusan pa rin naman sila ni Allah. Inutusan pa rin naman sila ni Allah. So ibig sabihin, merong utos sa kanila na bagay na inoblika sa kanila na dapat nilang sundin. So ibig sabihin, katulad lang din ng tao, merong inoblika sa kanila. Pero nga lang magkaiba ang nature ng tao at ng mga anghel. Ang mga anghel, sila ay sumusunod lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang batayan na sinabi ni Sheikh rahimahullah, yakafuna rabbahum min fawqihim yaf'aluna ma yu'marun. So tinukoy uli rito, yung yaf'aluna ma yu'marun, na ginagawa lang daw ng mga anghel ang iniutos sa kanila. Pero dito sa ayah na ito, sinabi ni Allah, ang mga anghel natatakot sila sa kanilang Panginoon na nasa ibabaw nila at ginagawa lamang nila ang iniuutos sa kanila. Yung kaninang ayah tungkol doon sa mga anghel na nakabantay sa impyerno, ito ay matatagpuan doon sa Surat At-Tahrim, kung daw nagkakamali, chapter 66 verse 6. At itong isa pang aya ay nasa Surat An-Nahl, chapter 16, verse 50. So dalawang beses sinabi na ang mga anghel, yaf'aluna ma yu'marun. Ginagawa lamang nila kung anong iniutos sa kanila. Na dalawang ibig sabihin nito. Pag may inutos sa kanila, tinutupad nila. At kung hindi inutos sa kanila, hindi nila gagawin. So baligtad na baligtad sa tao. Minsan ang tao, pag may inutos sa kanila, hindi susundin. Kung ano yung hindi inutos, pinagbawal pa nga, yun yung gagawin. At dito, وَفِلْ آيَةِ أَنَّهُمْ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ Nababanggit sa ayah na ito na sila ay natatakot sa kanilang Panginoon. وَالْخَوْفُ نَوْءٌ مِنَ التَّكَالِفَ الشَّرْئِيَةِ At ang takot daw
ng sinumang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay isa sa mga uri ng ubudiya o pagpapasakop, pagtalima ng nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha. Ibig sabihin, ang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, dapat nakakaramdam siya ng takot kay Allah. Dapat nakakaramdam siya ng takot kay Allah. At ito ay isang doktrina ng Islam na hindi lubusang maunawaan ng kuffar. Yung mga kuffar, pagka nakita nila yung mga video, halimbawa sa YouTube, sa Facebook, o mga post tungkol sa takwa o takot ng mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga kuffar, magko-comment sila ng hindi maganda. Pinagtatawanan nila ang mga Muslim. Inahamak nila ang mga Muslim. Sasabihin nila, o ganyan pala yung Panginoon nyo, nakakatakot. Hindi nila kasi naiintindihan. Kasi sila, wala naman silang takot. Wala silang kinatatakutan. Kasi ang doktrina nila, anuman ang gawin nila, pumatay sila, magnakaw, manggahasa, manloko ng kapwa, basta maniwala lang sila na si Hesukristo ay namatay sa krus para sa kanilang mga kasalanan, tapos na. Wala nang pananagutan para sa kanila. Wala silang kinatatakutan. Pero tayo, ang takot ng mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ilang ulit ko na itong nabanggit sa mga lecture, sa khutbah, ito hindi katulad ng khufut tabi'i, yung natural na takot ng tao, halimbawa sa kanyang kapwa nilikha. Diba? So meron tayong takot na natural na nararamdaman kapag nakita tayo ng mabangis na hayop, may masalubong kang leon, matatakot tayo. May masalubong kang ahas, matatakot tayo. May masalubong kang aswang, matatakot ka ba? Kung may aswang, ang masabihin na natin, matatakot ka rin. Diba? Yung asawa mo galit, matatakot ka rin. Pero ang tabii na ito, kalimutan nyo muna yun doon sa asawa. Yun na lang, yung mabangis na hayop o kriminal, halimbawa. So takot tayo doon, di ba? Kasi mapipinsala tayo. Ang takot na yun, na khawfut tabii, ito ay takot na natural. Takot natin na tayo ay mapinsala. Na katulad lamang din ng takot ng iba pang nilikha na may isip sa iba pang mga nilikha. Halimbawa, yung manok, nakasalubong ng pusa. Di ba? Maingay yung mga manok kapag pinupuntahan ng ano, pinupuntahan ni Fiona. Maingay sila, kung ano na yung ingay nila. Nagtatawagan sila dahil natatakot sila. So, ganun din yung tao. Pero pinagkaiba ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang takot kay Allah na specifically tinatawag na takwa, o pwede rin naman siyang masabi na khawfum min Allah, takot kay Allah. Ang pinagkaiba nito, ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay may kasamang pagdakila at pagmamahal. Naintindihan nyo? Ang takot kay Allah ay may kasamang pagdakila at pagmamahal na wala doon sa iba pang kinatatakutan natin. Bawa, natatakot tayo sa leon. Hindi naman tayo natatakot doon dahil dinadakila natin yun o minamahal. Pero si Allah, natatakot tayo na suwayin si Allah dahil dinadakila natin si Allah. Bakit tayo natatakot na suwayin si Allah? Ayaw natin na nagagalit si Allah. Ayaw natin na nagagalit si Allah kasi mahal natin eh. Dahil mahal natin si Allah. So ganun din sa, halimbawa, sa mga mahal natin sa buhay, di ba? Ayaw natin na magagalit sila sa atin. Yung mga asawa natin, magulang natin, halimbawa, ayaw natin na magagalit sila sa atin, natatakot tayo na susuway sa mga kagustuhan nila dahil ayaw natin na magagalit sila sa atin dahil meron tayong pagpapahalaga sa kanila, mas matindi pa sa pagpapahalaga na ito ang pagpapahalaga natin kay Allah. Mas matindi pa. At ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay bumabalanse doon sa tinatawag na raja o yung pag-asa.
na habang ang Muslim ay natatakot kay Allah, tayo ay umaasa sa habag at gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat pagsunod natin sa Kanya. Na tuwing nang susunod tayo kay Allah, inaasahan natin na mayroon tayong gantimpala. At tuwing nang tayo ay susunod kay Allah, o kaya tuwing nang tayo ay umiiwas sa pagsuway kay Allah, iniiwasan natin yung parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito yung nga yung sinasabi na dito, bal huwa min a'la anwa'il ubudiyah. Ang takot daw ng nilikha, ang pinakamataas na antas o uri ng pagpapailalim, pagpapasakop, pagtalima kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na siya namang kahulugan ng Islam. Na siya namang kahulugan ng Islam. Sa yung tao, ang mananampalataya, natatakot tayo kay Allah dahil naniniwala tayo sa pagpapahalaga natin kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang ating Panginoon. At dahil sa ating pagmamahal at pagdakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naalala ko yung minsan naihambing ng mga scholar na ang pagmamahal daw kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay maihahalin tulad sa isang ibon na ang ulo nito ay ang pagmamahal kay Allah. Ibon na ito ay kumakatawan sa pagmamahal kay Allah. Yung ulo nito ay kumakatawan sa pagmamahal kay Allah. Ngayon, ang ibon na ito, para makalipad, dapat meron siyang ilang pakpak dapat. Dalawa. At ang dalawang pakpak na ito, sa kanan at sa kaliwa, ito ay kumakatawan sa ating takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung isang pakpak, at ang isa pang pakpak naman ay kumakatawan sa pag-asa natin kay Allah subhanahu wa ta'ala o paghahangad natin sa kanyang biyaya, kapatawaran, gabay at iba pa. Naintindihan nyo? So dapat pantay yung pakpak na yon. Hindi pwedeng mas mahaba yung takot kaysa doon sa pag-asa at hindi naman pwedeng mas mahaba yung pag-asa kaysa doon sa takot. Nakatulad ng nangyari doon sa mga naunang mga tagasunod ng mga propeta na nauna sa mga Muslim. Yung mga Hudyo, nasobrahan sila ng takot kay Allah. Nasobrahan sila ng takot kay Allah na dumating na sila sa punto na ayaw nilang sambitin ang pangalan ni Allah. Kaya nga doon sa mga kasulatan nila, binabanggit doon, hindi pangalan ni Allah, Adonai. Kumbaga, parang Diyos ko, Panginoon ko. Hindi nila binabanggit ang mismong pangalan ni Allah. At dumating ang mga Hudyo sa punto na sa sobrang takot nila kay Allah, itinuring na nila si Allah subhanahu wa ta'ala at syempre ang mga sugo ni Allah bilang kanilang mga kaaway. Kaya nga napakawalang hiya ng sinasabi ng mga Hudyo sa Quran, yung inilahad ng Quran tungkol sa sinasabi ng mga Hudyo tungkol kay Allah. Diba, ano yung natalakay natin tungkol sa kamay ni Allah, sabi ng mga Hudyo? Yadullahi maglula. Ang kamay daw ni Allah ay nakagapos. At may isa pa silang sinabi ni Allah, Qad sami Allahu lalina yakuluna, Inna Allah faqirun wa nahnu agniya. Narinig daw ni Allah ang sinasabi ng mga Hudyo na nagsasabi na si Allah daw ay mahirap samantalang sila ay mayayaman. Anong klaseng tao yan? Diba? Abnormal na yon. Itong mga Hudyo. At actually hindi, sasabihin nila, oh, sa Quran nababanggit yan, syempre sisiraan dyan yung mga Hudyo. Sige, tingnan mo doon sa Biblia, ano bang sinulat ng mga Hudyo tungkol kay Allah? Doon sa Genesis, nagsisi si Allah. Bakit daw niya nilikha yung tao? Nagsisi si Allah, bakit niya nilikha ang tao? Doon sa kwento ni Jacob, si Allah daw nakipag-wrestling kay Jacob, kay Yaakob. So may mga apologetics, sinasabi nila, hindi si Allah yung tinutukoy dyan, hindi ang Diyos ang tinutukoy dyan.
angel daw. Pero kung titingnan mo sa konteksto, Panginoon ang tinutukoy nila doon. At iba't iba pang mga paglapastangan nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung mga Hudyo. So nasobrahan sila ng takot kasi ang turing na nila kay Allah ay kalaban, kaaway. At nasa kabila naman syempre yung mga nasobrahan naman ng pag-asa. Yun na nga yung mga Kristiyano. Yung mga Kristiyano, paniniwala nila, basta maniwala ka na si Hesukristo ay ipako sa krus para sa iyong kasalanan, ligtas ka. Kahit anong kawalang hiyaan ang gawin mo. Kaya tinan mo, napakarami sa kanila mga ipokrito. Mga pari nila, mga pastor nila, napaka ipokrito. Kasi wala na, bilib na sila sa sarili nila na paniwalang paniwala na ang mga sarili nila na papasok na sila sa paraiso. Kahit anong gawin nila. Kahit magmolestya sila ng bata, yung mga paring bakla, mga pastor na bakla, ang dami, hindi nakakasuhan. Kasi yung judge, bakla rin eh. Nagsusuhulan sila, mga bakla. Walang nangyayari. Kaya, ang kuffar, hindi talaga nila maiintindihan yung konsepto ng takwa. Yung takot ng Muslim kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagtatawanan nila yung mga Muslim. O, tingnan nyo, malupit yung Panginoon nyo, kaya takot kayo sa Kanya. Hindi yun. Takot tayo kay Allah katulad ng kung paano tayo natatakot sa sino man o anumang bagay na pinahalagahan natin na ayaw natin na magagalit. At si Allah ang pinakakarapat dapat sa ganong uri ng pagpapahalaga. Ayaw natin na magagalit sa atin si Allah, kaya takot tayo sa Kanya. Hindi katulad nila, mga walang hiya, mga ipokrito. At ba't may teacher kayong bakla? Ha? Ha? Marami? Ano? Iba-ibang sekta. So, hindi nila naiintindihan ito. So, yung tungkol doon sa takot kay Allah, so, nga, dito sa sinabi ni Allah, bukod doon sa sinabi dito na yakafuna rabbahum min fawqihim dito sa Suratul Nahal, doon sa Suratul Anbiya, meron pang isang ayah, chapter 21, verse 28, sinabi ni Allah, wahum min khashyatihi mushfikun. Nang mga anghel daw, sila sa takot nila kay Allah subhanahu wa ta'ala ay mushfikun. Kumbaga, nakakaramdam sila ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. So isipin ninyo, anghel yun. At ito yung normal na katangian nila na sila ay may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Normal na ugali o katangian ng mga anghel na sila ay may takot kay Allah, so ibig sabihin sila ay sumusunod kay Allah at sumasamba rin kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil dito, ang mga anghel, sila ay kinikilala na sila ay nasa mas mataas na antas. Mas mataas pa ang antas nila kaysa sa mga tao. Mas mataas ang antas ng mga anghel kaysa sa mga tao. Pero syempre, ang tinutukoy dito na pagiging mataas ng kanilang antas, yung makana ng mga anghel, ito ay sa kanilang pagsunod. Pero hindi ito direktang paghahambing sa mga anghel at sa mga tao. Kasi magkaiba nga sila ng nature. At bandang huli, ang tao lamang ang papasok sa paraiso at hindi ng mga engkanto. Ang mga anghel, hindi sila kasama sa mga kumbaga, gagantimpalaan ng pagpasok sa paraiso o paparusahan ng pagpasok sa impyerno. Hindi sila kasama. Mga tao at engkanto lang. Pero syempre, maaari naman nating masabi na maaring papasok ang anghel sa paraiso dahil maaring mayroong anghel sa paraiso o kaya sila ibibiyaan din ni Allah subhanahu wa ta'ala ng iba't iba pang mga biyaya na hindi na natin nalalaman. Pero sigurado, sila ay nasa mataas na antas. Kahit yung mga anghel na nasa impyerno, yung mga bantay ng impyerno, sino yung pinuno ng mga anghel na bantay sa impyerno? Pangalan niya? Si Malik. So hindi siya nandun dahil mababa yung kanyang ranggo. Nandun siya para tuparin ang isang maganda, marangal na trabaho na sinusunod niya at tinutupad niya
ng buong husay at hindi siya sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. So mga anghel, sila ay nasa mataas na antas, pero nga ang mga anghel, hindi natin sila kailanman maaring gawing katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pwede na ang tao ay sasamba sa mga anghel. Katulad ng ginagawa ng kufar, di ba? Halimbawa dito sa bayan na ito, pinangalanan nitong San Gabriel, ipinangalan kay Jibril alayhi salam. So merong piyesta rito na inaalala o dinadakila si Jibril alayhi salam. Yun ay isang selebrasyon na may shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga hindi tayo pwedeng makikikain sa piyesta nila. Yung may kahit halal pa yung kinatay nilang karne. Nagkatay sila ng kambing para sa piyesta nila, di pwedeng makikikain tayo dun. Kahit pa sasabihin mo, hindi ka naman niinom ng alak, hindi ka naman kakain ng baboy, yung makikisali ka, o kahit babatiin mo lang sila sa piyesta nila, yun ay isang uri ng pakikisama sa kanilang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At isang mapanganib ito na gawain. At subhanallah, masingit ko lang. Marami sa mga kapatid natin na nasa politika, nasa mga posisyon sa gobyerno, nasasali sila rito eh. O, piyesta, gumawa pa ng float. Alam niyo yung float? Yung pinapaparada sa kalsada. Nandun pa siya, nakasakay, bumabati sa mga tao, kumakaway pa. Shirk ang mga, pero syempre, dilinawin ko lang ha. Shirk ang pag-celebrate ng piyesta. Pero ang Muslim na nakikiselebrate ng piyesta, syempre hindi naman natin sasabihin na sila ay mushrik o tumalikod sa Islam. Hindi ganun. Pero sila ay nakakagawa ng isang bagay na mapanganib sa kanilang relihiyon. Kaya kayo, kung may mga ganitong bagay, kung may iwasan ninyo, inshallah. So, yung mga anghel, ginagawa silang katambal ng mga Kristiyano kay Allah. Katambal ni Allah sa pagsamba. Kasi di ba, merong mga anghel na sinasamba ng mga tao. Halimbawa nga, si Jibril alayhis salam, si Anghel Gabriel, si San Miguel, si Mikael alayhis salam, si San Rafael, anghel din yun. Lahat yun ay sinasamba ng mga kufar na humihiling sila ng biyaya sa kanila, masaganang ani at iba't iba pa. Yun lahat ay shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kahit sasabihin pa lang kufar, hindi naman namin sinasamba si San Gabriel. Ginagawa lang namin silang tagapamagitan. Dadaan kay San Gabriel daw yung panalangin nila patungo kay Allah. Hindi rin pwede. Hindi rin pwede. Dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inilarawan niya yung ilan sa mga kuffar, nagsasabi, ma na'buduhum illa ayyukarribuna ilallahi zulfa. Hindi raw nila sinasamba yung kanilang mga sinasamba ng mga Diyos-Diyosan, liban na lang para ilapit daw sila kay Allah. Bakit kailangan pang may dadaanan yung ating panalangin kay Allah? Hindi ba si Allah siya yung nakakarinig at nakakaalam ng lahat? Yung ang panalangin mo, kahit hindi mo sabihin, naririnig ni Allah, nasa puso mo lang. Bawa, iniisip mo, sana magkatuluyan kami nung sister. Narinig na yun ni Allah. Hindi mo yung kailangan i-verbalize. Kaya nga yung intention sa sala, di ba? Yung kambal, titigil 5 minuto muna bago magtakbiratul ihram, nakatayo muna, nag-i-intention daw. Hindi mo na kailangan gawin yun. Bago ka pa tumayo dyan, alam na ni Allah kung anong gagawin mo. Kasi alam niya kung ano yung nasa puso mo. Hindi mo kailangan, wallah, para sa'yo to, I love you, kailangan ko magsala para kahabagan mo ko, ginagawa ko to dahil... Ano ka, pastor? Yung kailangan mong madrama, yung pagsamba? Hindi na. Ako ba, nakita niyo ako dyan pagkatapos ng ikama?
nakatambay pa ako dyan, nakapikit, parang nagme-meditate. Minsan parang lulutang na yung kambal sa tagal ng pagkakatayo nila bago magtakbiratul ihram. Idiretso niya na, hindi kailangan, walang, hindi bahagi ng sunnah na titigil ka muna na nakatayo ng matagal bago ka magtakbiratul ihram. Kasi kung mabuti yung ginagawa niyo, sana may hadith na nagsabi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumayo ng 10 minuto bago nagtakbiratul ihram para magniya. Wala namang nagsabing ganun. Ba? Walang ganun. Ibig sabihin, hindi natin dapat na gagawin. So ito mga anghel, so yun nga, mataas ang kalagayan nila dahil sa kanilang pagsunod kay Allah, hindi sila nagkakamali, hindi sila sumusuway, sila ay disiplinado, sila ay palaging sumasamba kay Allah, pero hindi nga natin sila sinasamba o ginagawang katambal ni Allah o ginagawang tagapamagitan, intercessor sa pagitan ng mga tao at ng mga ni Allah. Katulad ng ginagawa nung mga kufar ng mga Kristiyano kay Mama Mary, di ba? Sa Baklaran, yung patron doon, si Mama Mary. Di ba? Nananalangin sila sa ngalan ni Maria. Yung iba't ibang mga imahe ni Maria, nababanggit yun lahat doon sa Rosario. Nasubukan niyo na mag-Rosario? Lahat yun nababanggit doon. At si Mama Mary, sa iba't ibang lugar, meron siyang iba't ibang pangalan. Our Lady of Fatima, Our Lady of Perpetual Help, Our Lady of Peace and Good Voyage, kung ano-ano. Nang tinutukoy doon, yung klase ng rebulto, na yun yung itsura niya. Meron pang Birhen ng Manawag, yung Birhen doon sa Obando, kung ano-ano pa. Na ibig sabihin, hindi si Maria talaga yung sinasamba nila. Yung rebulto na yun. Kasi may pangalan yung rebulto eh. Kasi tingnan nyo nalang si Jesus, di ba? May Jesus Christ na matanda. May Jesus Christ na nakapako sa krus. May Jesus Christ na bata. May Jesus Christ na baby. So ibig sabihin, yung sinasamba nila, hindi yung mismong Jesus Christ, yung rebulto. Kasi mahalaga sa kanila yung rebulto mismo eh. Tinuwa pag ninakaw yung Santo Niño sa simbahan, di ba? Nagwawala sila. Inahanap nila. Nung nasusunog yung simbahan, una nilang ililigtas yung rebulto bago nila iligtas yung matanda na hindi makalakad. Kasi nga, yung pagsamba nila, doon na nakapako sa maling pagsamba. Na alhamdulillah, itong mga anghel, sila ay huwaran para sa atin ng pagsamba. Ay para lang kay Allah at tutuparin natin ito sa abot ng ating makakaya, inshallah. So tutuloy natin ito next week. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.